Pinagmumulta ng NBA si Golden State Warriors team owner Joe Lacob ng $500,000. Aray ko po, ito ay dahil sa paglabag sa patakaran ng NBA policy tungkol sa pampublikong pagtalakay sa collective bargaining talks na kasalukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng NBA at ng Players Association. Ayon ito kay NBA sports analyst Adrian Wojnarowski. Noong nakarang linggo kasi ayon sa Point Forward podcast na hino-host ni Andre Iguodala at Evan Turner, sinabi ni Joe Lacob na masyadong unfair ang luxury tax system ng NBA. Ang mismong sinabi niya pa dito ay the hardest thing of all is navigating this luxury tax. Unfortunately, we went back to New York this week for our labor meetings. I'm on the committee and you know, obviously the league wants everyone to have a chance and right now, there's a certain element out there that believes we checkbook win. We won because we have the most salaries on our team. The truth is, we're only $40 million more than the luxury tax. Now, that's not a small, but it's not a massive number. We're $200 million over in total because most of that is this incredible panel luxury tax. And what I consider to be unfair, and I'm going to say it on this podcast, and I hope it gets back to whoever's listening. Obviously, it's self-serving for me to say this, but I think it's very unfair system because our team is built by all top 8 players are all drafted by this team. Ay naman pala, talagang gusto niya talagang makarating ito sa NBA. Pero simplihan na lang natin ito mga sir, ano? Kagaya ng sinabi ni Babalu, ginusto mo yan eh. Tama naman kasi ganito talaga yung ginawa nilang taktika kaya nga dinomina nila ang NBA sa huling 7 taon, di ba? Lalo na nung nakuha nila si Kevin Durant. Ang masama lang dito ay dahil sa pagre-reklamo niya, madadagdagan pa yung babayarin niya. Opisyal nang pumirma ng 2-year contract extension si James Harden sa Philadelphia 76ers sa halagang $68.6 million na may player option sa pangalawang taon. Ayon kay Adrian Wojnarowski ay makakakuha si Harden ng $33 million sa 2022-23 season. At sa second year naman niya ay may player option sa halagang $35.6 million. Naging usap-usapan din na sinabi pa ni James Harden kay Daryl Morey na isign kung sino ang mas kinakailangang isign at ibigay sa kanya kung ano ang natitira. Ganto niya kagustong manalo at makapagkampyonato. At yun ang pinakamahalaga sa kanya sa ngayon. Sinabi din ni Harden na handa siya kunin ang mas mababang kontrata upang mailagay sa mas maayos na posisyon ang kanilang koponan. JJ Barea magre-retiro na sa pagbabasketball. Ayon sa kanya ay last year was tough mentally and I wasn't ready. This year I am and I'm at peace with retiring. 2019 to 2020 pa nang huling maglaro si JJ Barea sa NBA. Mula 2006 to 2020, nakapaglaro si JJ Barea sa NBA sa kabuuang 831 regular season games at 50 games naman sa playoffs para sa Dallas at Minnesota. Si Barea ay nakapag-average ng career best 8.9 points, 2.1 rebounds at 3.9 assists at 42% from the field at 35% from the 3-point line na may 79% mula sa free throw line. Isa din si JJ Barea sa naging instrumento sa pagkuha ng championship ng Dallas Mavericks noong 2011. Ngayong nagretiro na siya bilang manlalaro, sinabi ni JJ Barea na plano niyang magpahinga muna sa basketball para makapag-recharge. Gayunpaman, mukhang malamang na mapupunta siya sa lalong madaling panahon bilang maging basketball coach sa isa sa kanyang mga dating naging koponan. Sinabi niya sa El Nuevo Dia na gusto niyang manatiling kasangkot sa Congrejeros de Santurce at nagsalita din nung nakaraang Summer League pagkatapos ng stint niya sa Dallas Mavericks Summer League team tungkol sa pagka-interest niya sa isang posisyon sa Dallas Mavericks. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo at kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops, pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops, I'm out, bye-bye!